Hello guys, if you are new to my vlog, kindly subscribe and click the bell button for more video updates. And magandang araw po sa lahat ng ating mga kaorganiko na sa kasalukuyan ay nanonood ng aking video. Ang video na ito ay bali pangatlong araw ko na sa station ko. Yung una, yung travel ni Dencio, yung paglalakbay ko paakyat dito, yung naglalakad lang ako kung napanood niyo yun, sana napanood niyo. Yung pangalawa naman, yung video ko, ipatungkol naman po kung paano mag-survive sa gitna ng pandemya. Pinifeature ko po dun kung paano ba gumawa ng mga ulam na hindi mo na kailangan pang bumili sa palengke o kaya kahit sabihin natin wala kang pera, wala kang pambili, kaya pwede na rin yan. Paano ba? Napakaswerte kasi natin pag nasa probinsya tayo tulad nito. Okay? Ito yung mga gulay, pangkaraniwang gulay lamang sa lugar na ito na tumutubo lang at less maintenance pa po ito. Ito po ay purely organic. Ibig sabihin, hindi ko po ito, wala po itong chemical, wala po itong spray, wala po itong fertilizer, chemical fertilizer. Ang fertilizer lamang po ay compost at saka organic, sinasabihin na natin manure. So, right after 2 months, after 4 months yata na, mula nung wala nang klase, March, April, May, June, July, August. So August, 5 buwan. So 5 buwan, malago na po yung sayote natin at saka namumunga na po, nag-umpisa na po siya. Good thing po para sa kalaman ng lahat, ang sayote is a lifetime po vegetable. Ang tawag po nito, ang scientific name ng sayote is Sechium edule, na marami po tayong proteins na makuha at saka rich in fiber. At saka good na rin po ito for hydration. Kasi our body needs hydration, not dehydration. So maganda, ulitin ko, maganda kasi yung sayote. Kasi pag once na nagtanim ka na ng sayote, habang buhay mo na itong alagaan, okay? Hindi ka na magtatanim pa taon-taon ito. Pag tumubo na ito, forever na yan. Buti pa yung sayote, mayroong forever. Ano? So, nag-harvest ako ng sayote kasi sayang naman po pag hindi na-harvest. Kasi pag hindi po ito na-harvest, tumutubo po yung mga seedlings nito. Yung bunga nito mismo, hindi na rin mapakinabangan. Kaya na-harvest ko na lang. Dadalhin ko sa bayan kung sakasakali nang mayroon tayong mapakinabangan. Naka-address po ito sa science club namin na organization, science club namin. So, ito yung tinanim namin nung mayroon pa mga estudyante, mayroon pa akong mga estudyante nung panahon pa nang wala pa sa kasikatan si COVID. Pero ngayon, ako na lang nag-iisa dito. At saka tingnan nyo naman yung paligid natin, medyo madamo na masyado. So, batya lang ginamit ko. Ito lang yung isa pang portion na mayroon tayong tinanim na sayote. At saka pupuntahan naman natin yung iba. Okay? So, alam ko yung iba dyan, lalo na sa Metro Manila, mas mahal to yung sayote. Pero sa amin, ano lang to hinihingi na lang to dito. Minsan nga, binibili lang ito. Piso, okay, 2 piso bawat piraso. Pero sa ibang lugar, mahal ito. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, mas mapribilehiyo pa rin po, mas maraming pribilehiyo yung nasa probinsya. Kahit sabihin natin walang ayuda, basta matuto lang kayong kumayod at kumilos sa pamagitan ninyo, sa pamagitan ng inyong sarili. Okay? Tulad namin, tulad ko, sabihin ko na, wala kasi akong masyadong pera eh. Talaga naman, wala talaga kaming pera. Kaya nagsikap ako, nagalaga ako ng mga halaman at saka nagtatanim para mapakinabangan. Kaya tingnan nyo sa ngayon. Hindi mo na kailangan bibili pa sa palengke para ikaw ay makapaggulay. So, napakasarap po ng sayote. So, tingnan nyo ito. Ito naman yung na-harvest ko na ng una. So, iniipon ko lang. Ito yung balilon ng bahay ko. So, pasensya na sa camera kasi ako lang nag-isa eh. Walang tao ditong pumasyal na sana pakiusapan ko lang na magbe-video. So, bali, naka-harvest ako ng 3 sako. 2 sako ng sayote sa 2 portion lang. Mayroon pang ibang portion na marami talaga. Ang problema nga lang, ang pagpababa nito sa bayan. Kaya mahirap. So, ito yun, yung buhay ko sa pang-araw-araw na buhay ko pag walang klase. So, maraming salamat sa inyong panonood at naway mayroon kayong natutunan na sa gitna ng pandemya, kailangan nating kumilos, kumayod, at saka magsikap nang sa ganun, makapag-survive tayo. Kasi minsan mayroon tayong mga bagay-bagay na hindi na natin kailangan pang ng pera para pambili sa palengke. Halimbawa tulad ng mga gulay. Ang gulay ay napakalaking bagay na po yun. Pag mayroon tayong gulay, pwede na natin gawing ulam. Marami tayong pwedeng paglutuan. Pwede nating lutuin sa gulay, no? Na
pwede natin gawing ulam. So, magsikap lang tayo, kumayod, maging matatag, kahit mahirap tayo, basta hindi lang magkasakit, basta healthy lang po tayo sa pamamagitan ng pagtatayim ng mga gulay at saka syempre, pag-ulam na rin ng gulay. So, maraming salamat at naway mayroon kayong natutunan. Ito po si Dennis Ita Perlan nagsasabing kumayod at magsikap at mag-survive. Labanan natin ang COVID-19, stay safe, stay at home, and stay healthy. God bless us all. Maraming salamat and bye-bye!